Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Milechon. Tayo mula nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction. At kung saan nandito tayo sa Balitang Pinoy TV, subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, just in fact tayo na, grabe kaya pala nauutal na kumanta ang DENR sa Region 7. Daming sangkot pala. At yun, bago ang lahat ito ay ating reaction video lamang. Ano naman sumasalarawang dito ay bahagi lamang ng ating reaction video. At yun, play na natin. Sir, pag ipatatawag ka kayo sa Senado, hindi kayo pwede mag-excuse. Kapag hindi kayo pumunta, ipapasa pinaw kayo. Pag nagmatigas kayo, makukontempt kayo. Hindi po, the taong bayan needs an answer right here, right now. Kung masagot mo to na maayos today, hindi na siguro ikaw patatawag sa Senado. Hindi ko na kailangan siguro magkaroon ng hearing kasi nasagot na yung mga katanungan na nais namin malaman lahat. Pero kung hindi mo kami sagutin at para kang inaantok, tingnan natin kung antokin ka pagdating sa hearing sa Senado, sir. Pambabastos po ito sa kalikasan, sir. Itong ginawa nyo, pambabastos. Lantaran pambabastos sa ating kalikasan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yung Chocolate Hills, noong 1997, under Proclamation 1037, ang pangulo niya at that time is si President Fidel B. Ramos. Tama po. Idineklara po na protected area ang Chocolate Hills. So, ibig sabihin, protected area, hindi ka pwedeng maglagay dyan ng struktura tulad nito sa Captain's Peak Garden and Resort, which is a business enterprise. Of course, later on, nagkaroon ng INIPAS Act. Yung INIPAS Act of 2018, nireinforced lang po yung Proclamation 1037, pinagtitibay, at kung lahat naman nakapaloob doon, at the same time, sinasabing yung mga protected area ay pwede namang magkaroon ng something like special use permit na mabibigyan. At ano po yung mga special use permit? Mamaya ipapaliwanag sa atin yan ng mga taga-DNR kung tawagin ay SAPA. Okay, yan pong pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin. No? Ito po. Pwede po nating makausap, Idol Rafi, si Attorney Jamie Villamor. Siya po yung chairman po ng Provincial Board Committee on Environment Bohol, Idol Rafi. Siya yung unang umaksyon nung magkaroon ng article sa isang local newspaper in 2022. Agad-agad, ni-request ni Attorney Villamor sa DNR na ipasara. Apo. At anong ginawa ng DNR? I don't know. Alamin natin. Ang daming mga ayaw makipag-usap na sa atin all of a sudden. Lahat sila nagsitaguan na. Sige, tago pa more. Ha? Tatago kayo? Sa Senado hindi kayo makapagtago dahil kapag nagtago kayo, hintay nyo lang sa pina. Okay? Mr. Felito po, magandang hapon po. Mr. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, Senator Rafi. Noong 2018 po, yung PAMBI ay nag-issue ng resolution allowing the construction of a viewing deck and a treehouse sa area na yan na kung saan nakatirik na itong Captain's Peak. Administration na ho ba ng mayor ninyo? Yung sa 2018 po, Senator. Apo. Hindi pa po siya mayor. 2019 pa po siya naging mayor. Yung former po, Ricardo Suarez. Okay. Pero yung ngayon po, kayo po? Restituto Kiao Suarez III. Pero nung 2019, nag-soft opening po itong Captain's Peak. So si mayor nyo na po ang nakaupo dyan, si Mayor Suarez. Bakit po hindi nyo na-plug down ito na bawal to? Nasa ano kaya? Nasa loob na protected area. Dapat kinansin ninyo yung kanilang business permit. Actually, send, may mga proseso po sa pag-apply ng permit eh. So, ang sa paningin namin, nasunod naman lahat yung mga requisites na pang sa para sa end ng LGU business permit. Apo, meron po yung mga nasunod, sir? Meron silang PAMBI resolution nga, yung sinasabi natin na inattach sa application. Tapos yung sa zoning naman, nag-issue naman ang zoning at saka yung building officials, pati na yung assessor at saka yung mendro. Magandang hapon po, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, pinag-usapan po namin itong Captain's Peak sa gitna po ng Chocolate Hills. Alam niyo na po ito, ano? Bakit po nakalusot? Sir, I'm sorry, sir, ha? Kasi we have instructions na we will have to seek clearance muna, sir, from our principals. Who is your principal? Our central office, sir. And who would that be, sir? Yung official
whoever is in charge, we need to seek clearance po, sir. Kayo ba sitting chairman ng PAMBI diyan sa Bohol area? Tama ba, sir? Yes, sir. Yes, sir. Kayo ho ba ang isa sa mga member ng PAMBI? Yung chair, sir. Yes. Kayo po yung chair, tama? Yes, sir. Okay. So kayo yung chair, kayo po yung nag-approve ng resolution na pinapayagan po yung pag-construct ng Captain's Peak despite the fact na alam nyo may Proclamation 1037 panahon pa po ni President Fidel Ramos declaring Chocolate Hills as protected area. Sir? Yes, sir. Yes, sir. Sir? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Ba't yung pinayagan? Sir, ang chairman is will have a vote only when there will be a will break a tie when there is correct, time. You're only one vote. Pero yes. Being the chairman, you can also tell your colleagues and your members na, hey, protected area to, baka sasabi tayo later on, huwag natin to payagan, mga kapatid. Ikaw ang chairman eh, siyempre paniniwalaan ka, siyempre you will have weight over the others, being the chairman. All you need to do is, you show them this Proclamation 1037, series of 1997, panahon ni Fidel Ramos, President Fidel Ramos, stating that Chocolate Hills is a protected area. Noong 2018, nag-issue kayo ng permit for a viewing deck and treehouse. Okay po yan. Pasok po yan sa tinatawag na yung SAPA. Alam niyo po yung SAPA, yung Special Use Agreement in Protected Areas. Yan po yung nakapaloob sa INIPAS Act. However, noong 2018, nag-issue ulit kayo ng resolution para sa development na. 2019, soft opening noong view deck entry house. Okay pa rin po yun. 2022, yun na po yun. Nag-full blast na. Nagkaroon na ng cottages, swimming pool, etc. At kayo pa rin po yun. Diba, sir? Noong 2022, nagkaroon po ng newspaper article sa Bohol, local, na binabatikos po yan at umaksyon po si Attorney Jamie Villamor at nag-request po sa DNR na ipasara at wala ho kayong ginawa. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Opo, wala po kayong ginawa. Bakit po, sir? Sir, we will cannot excuse myself, sir, kasi I'm Sir, pag ipatatawag ka kayo sa Senado, hindi kayo pwede mag-excuse. Kapag hindi kayo pumunta, ipapasapin ako kayo. Pag nagmatigas kayo, makukontempt kayo. Hindi po, the taong bayan needs an answer right here, right now. Kung masagot mo to na maayos today, hindi na siguro ikaw patatawag sa Senado. Hindi ko na kailangan siguro magkaroon ng hearing kasi nasagot na yung mga katanungan na nais namin malaman lahat. Pero kung hindi mo kami sagutin at para kang inaantok, tingnan natin kung antokin ka pagdating sa hearing sa Senado, sir. Pambabastos po ito sa kalikasan, sir. Itong ginawa nyo, pambabastos, lantaran pambabastos sa ating kalikasan. They were supposed to secure an ECC, pero they have not secured an ECC, sir. I know, in the first place, hindi sana kayo nag-issue ng resolution na allowing Captain Speak na magkaroon ng construction dyan sa area na yan. That resolution that you issued, yun po ang ginamit ng LGU para issuean sila ng business permit sa BPLO, Business Permit Licensing Office. Kayo po ang nag-umpisa lahat. Kayo po ang naging ugat ng problema. You see? Sir? Yes, sir. Paano yan, sir? Sir, mukhang matatanggal ka rito, sir. Although, isang boto ka nga lang. Sige, pwede mo malaman kung sino-sino mga members ninyo? Yes, sir. Sino po mga members niyo po ng PAMBI niyo dyan? Alam ko, governor, mayor, barangay chairman, tapos district representative ng lugar, may sakop niya, even senator pa nga eh. Or a sitting senator, alam ko. Okay? So lahat po ba yung pumirma? The majority, sir. Majority. Sino-sino po yung mga pumirma doon? Bukod po sa inyo, sir. Sa PAMBI. Sir, what are you referring to? It is the resolution? Diba, sir, yung votation sa votation during the meeting. Yes, sir. Yung pumirma sa sa resolution na allowing Captain Speak na mamayagpag sa isang protected area gaya ng Chocolate Hills. Hello, yes. Sir. Opo, sir. Opo. Yes, sir. Yeah. Opo. We are in the middle of a meeting kasi, sir. Opo. Oo. Wag mo na problema yung meeting na yan kasi baka dumating ang time, hindi mo na kailangan makipag-meeting sa kanila. Ang meeting mo na lang, mag-meeting ka na sa mo. Sa retirement mo. Maaga kang mag-retire dito, sir. Napakalaking violation to, sir. Ang daming batas na na-violate nyo dito. Lantarang, sir. Sir, we will just explain it, sir. In due time. Okay.
Okay, sige, ganito na lang sir. Nahiya kang mag-explain ngayon. So, ako po ay magpapile ng resolution in edit legislation para imbestigan ito. Kasama ka dun sir sa ipapatawag. Ikaw po yung top of the list. Ang una-una po namin ipatatawag. Okay, sir? Yes, sir. At siyempre, sir, sabi mo, kukuha ka muna ng go signal dun sa higher up. Then, akit tayo hanggang kataas-taasan kung kinakailangan, pati si Secretary Loizaga, kasama sa ipatatawag din namin para dalawa kayo mag-amo, magsasalita dun. Tama ba, sir? Yes, sir. Okay, so sa ngayon, sir, hindi na kita pwedeng pilitin. Mukhang, sir, ninenervous ka ba, sir, o inaanto ka lang, sir? Kung naistorbo ka namin, sir. Pasensya na, sir, kung kami po ay nakaistorbo. Nervous siguro, sir. Bakit ka nervous, sir, kung wala kang kasalanan? All you need to do is just tell the truth. Yeah. The truth will set you free, sabi po nila, o, diba? Yes, sir, in two times, sir, yeah. Ninervous ka lang? Okay. Gano'ng katagal ka na po sa servisyo, sir? Matagal-tagal na rin, sir. More than 30 years. Sayang. Mm-hmm. Kung saan ka pa retire, sir, doon ka sumablay. Yun. Usually, sir, pag may medyo malapit ka sa retirement, doon ka nagsisipag, di ba? Para alagaan mo yung pangalan mo, yung nagawa mo, mga na-accomplish mo through the years, di ba? At magkaroon ka ng legacy. Kaso itong legacy mo, sir, yung bang sinira mo yung karikasan. Pangit na legacy ito, sir. Anyway, Attorney Jamie Villamor, Chairman, Provincial Board Committee on Environment, Bohol. Attorney, magandang hapon. Yes, good afternoon po, Senator. Okay, kayo po ay nakipag-ugnayan sa DNR, if I'm not mistaken, based on our conversation earlier, matapos ho kayo makatanggap ng complaint or meron natang article lumabas, local news, tungkol nga dito. And then, pinagsabihan nyo ata ang DNR. Tama ho ba, Attorney? At ano po nag-i-action ng DNR? Wala po. Yes po, nagtawag po kami ng investigation last August and September to clarify matters, no, and of course to investigate in aid of legislation tungkol po dun sa nalaman lang po namin at the time na meron daw pong resort within sa Chocolate Hills Heritage. So dumalo naman po, no, yung representatives ng DNR and also sa PAMDI, Penroe was also there. And then na-establish po natin yung mga facts, no, kung paano nagsimula, what were the documents submitted and the basis of the approval, no. So na-establish naman po yung mga facts and information na kailangan po doon, Senator. You did mention to me earlier as well, nagsagawa ng inspection po yung DNR after na kayo po ay umaksyon. And then, when was this? When the DNR did their inspection, Attorney, ma'am? Meron po silang mga inspection, like in July 2022, no, even before the investigation, may inspection naman po yung DNR, particularly on the area po, with regard to the application para po sa relocation, no, nung new structures po na ilalagay po ng Captain's Peak Resort. And looks like doon po sa memo ng DNR, it was just a confirmation, no, of the existence of the structures, no, and the planned development na isasagawa po doon sa area. And it was also noted in there na nag-comply naman, no, or confirm naman yung compliance nila with the PAMDI resolution endorsing or approving the development of the said area. So yun po yung mga isa sa mga documents that we have here that was submitted in the committee. Okay. Noong July 2023, medyo passport po tayo. Kayo po ay nag-request yata, correct me if I'm wrong, sa DNR, yes, na ipasara dahil nakita nyo na bawal, hindi dapat in the first place pinayagan na magkaroon ng struktura dyan sa isang protected area. Ano po yung naging tugon ng DNR doon sa request niyo po, okay, Attorney? Senator, I'd like to clarify po na based on the findings of our investigation, our recommendation was to revise, no, the existing guidelines that the PAMDI DNR have, no. Kasi po ganito po yun, no. The area is a protected area. But even before it was declared as protected area, may title siya. So the owners, kung ano yung mga activities na gagawin nila doon, may limitation. Now, DNR, the representation po kasi, Senator, multiple use zone po siya. Okay. So we need to see that pwede po yung mga activities. Now, doon sa approval po kasi ng DNR endorsing the said resort, nilagay kasi nila doon na allowable yung development and construction for as long as it is within the 20% threshold from the baseline of the hill to the tip of the hill. Now, the stand of the provincial government of Bohol and the Sangguniang Panlalawigan, my committee is that we do not want that, no, as a policy na i-allow natin na may mga construction and development doon sa mismong mga hill and within that natural heritage. Kasi
especially na yung sinabi nila na 20% na threshold na pwede kang maglagay ng structure basta pasok sa 20%, that is a subjective and relative matter. Paano kung mataas yung yield, di mataas din po yung makukuha, no? So, itong sinasabing 20% threshold ina-allow na para magkaroon ng construction mula doon sa bundok hanggang doon sa baba parte ng bundok. Ano to? Nakapaloob pa to sa INIPAS Act? O ito po ay gumawa lamang ng pulisya, sarili ng pulisya, ang PAMBI? Yes. Yes. Gumawa sila ng policy and conditions na ganyan. So, bawal po yan. Siyempre, meron po tayong batas. Hindi po pwede ma-supersede ng simple policy ng PAMBI para i-supersede po kung ano po nakasaad sa INIPAS Act. Ano po yung nakasaad sa Proclamation 1037? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At yan nga mga kabalita natin lang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga yung resort nga dito nga no sa Chocolate Hills na kung saan ipinagbabawal nga ito. At talagang labag nga ito sa saligang batas na talagang ito nga protected area nga na matayuan ng kahit anong istruktura nga. Na tila nga ba isisira nga no sa ating nga kalikasan kagaya na lamang nito no mga kabalita natin yung paglalagay nga ng isang resort dito na talagang may mga pananagutan yung mga sangkot o yung mga tila nga ba nag-approve ng tila nga ba itong resort na mailagay rito no sa gitna pa man din ng tanawin no itong nga Chocolate Hills nga. Na umano ay talagang maraming nilabag na batas ayon nga dito kay Senator Rapi Tulfo na nararapat lamang itong alisin na talagang ipasarado ito mga kabalita natin na talagang tuluyang protektahan yung ating inang kalikasan nga at yung ating mga tanawin na talagang maproteksyonan at na talagang ma-preserve pa itong ating kalikasan nga mga kabalita natin. Subalit nga sa nangyayari, tila nga ba nagkaroon nga daw ng mga kapabayaan at talagang tuluyang nga nais na lamang itong pagkakitaan itong ating tanawin o yung ating Chocolate Hills nga na nagkaroon ng mga istruktura rito no mga kabalita natin. At tila nga ba dito ay makikita nyo lamang na kayang-kayang makapagpatayo basta merong ang salapi kahit sa mga protected area o tila nga ba itong mga pinoprotektahan nating tanawin talagang nalagakan o nalagyan nga. Na kung iisipin nyo yung ating mga may hirap na kababayan no, kapag dito nakapagtayo tila nga ba katakot-takot agad na pagpapaalis ang gagawin sa gantong mga pangyayari nga no, mga kabalita natin na ito nga ang tila nga ba talagang hindi nagiging patas ngayon na talagang dapat lamang ito nga maalis at tuluyang ipasara at talagang hindi no, matolerate yung ganito nga, nagiging takbo o nagiging alakaran ngayon ng tila nga ba pagpapatayo ng mga resorts sa gitna nga ng tanawin natin o no, talagang mga protected area pa man din na nalalagyan nga ngayon ng tila nga ba istruktura at talagang dito ay mapanagot kung sino man talaga ang naging promotor nitong pagtatayo nga ng istruktura sa gitna ng ating tanawin nga dito nga no, sa Chocolate Hills. Mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan at kayo, kailan lang ba alam magkomento sa ibaba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsibaybay at patuloy nyo pagsuporta at magsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Balitang Pinoy TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yan mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.